Magsitayo po ang lahat. Sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan, magsinawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Masinawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari, nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likahin ang mga ito, sinabi ng Diyos,
Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayong nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan sa poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod. Tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuro ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, siguro ay hindi lingid sa inyong kaalaman sa mga naririnig nating balita sa radyo, sa TV o kahit sa dyaryo na mas unti-unti, actually hindi na unti-unti, talagang halos maluwag na po ang ating mga panuntunan tungkol sa COVID-19. Pero tayo dito sa Quiapo, tuloy-tuloy ang pagpapaalala. Tuloy-tuloy ang ating pagpapaalala sa mga kadiboto natin ng labis na pag-iingat. At sa tingin ko po, pagkatapos pa ng ilang taon, pag sinabing wala na ang pandemyang ito, babalik-balikan na lang natin ang tagpong ito sa buhay ng kasaysayan ng tao. Lahat tayong mga nabubuhay pa at mabubuhay pa, pagkatapos ng pandemyang ito, bahagi na tayo ng kasaysayan. Kasaysayan ng pandemyang ito sa buong mundo. Sabi ko, hindi biyaya ang pandemyang ito.
Maraming namatay, nawala ng buhay, hanap buhay. Hindi pa biyaya ang pandemyang ito, pero maraming naging biyaya ngayong pandemya. At ito po yung sana wag makakalimutan natin. Ito yung sana wag mawawala sa atin. Naalala nyo nung nagsisimula pa lang ang pandemya, takot ng mga tao. May nagsabi pang katapusan na yata ng mundo. Ano ang sabi ni Pope Francis? Ito lagi nating tandaan. Sa nakaraang o sa pandemyang ito na hindi pa tuluyang tinatapos ng World Health Organization. Sabi ni Pope Francis, this pandemic is not a judgment of God, but for us to judge which is essential and not. Ano ang itinuturo sa atin ng pandemyang ito? Sana natuto na tayo na makita natin kung ano yung mga mali, kung ano yung mga dapat nang itama, tigilan, tapusin sa ginagawa ng tao. Dahil bago magpandemya, parang masyado nang matalino ang tao. Nawala na ng lugar, nawala na ng tamang importansya ang Diyos sa buhay ng tao at sa mundo. Sa ating unang pagbasa, muli nating narinig ang paglikha sa mundo at sa tao. Ang Diyos ang may-ari ng buhay mo. Ang Diyos ang may-ari ng mundong ito. Kaya meron tayong kasabihang hiram na buhay. Kaya kapag may namamatay, ano ang ating naririnig? Binawian ng buhay. Binawi na ang kanyang hiram na buhay. Ikaw ba naranasan mo na nagpahiram ka ng isang bagay? Nagpahiram ka ng isang pera? Tapos anong ginawa nung nanghiram sa'yo? Kung hindi niloko ka, sinira yung gamit mo, pinabayaan lang yung pinahiram mo, inabuso yung hiniram sa'yo. Kaya wag nating kalilimutan, ano ang itinuro ng pandemyang ito? Ingatan mo yung tunay na mahalaga. At ang unang mahalaga sa mata ng Diyos sa iyo, hindi lang yung talento mo, hindi lang yung posisyon mo, hindi lang yung kayamanan mo. Buhay mo ang mahalaga. Kaya ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Mga mapagpaimbabaw kayo. Tinitignan nyo lang yung panlabas. Hindi daw sumusunod yung mga alagad. Hindi nagugas ng kamay. Isa sa mga itinuro ng pandemyang ito. Ingatan mo ang kalusugan mo. Tama naman. Tama naman ang tinuturo. Maging malinis sa katawan. Pero yung lagi mong tinitignan nang may mali siya, panghuhusga ang kapwa mo, ipokrito ang tawag sa'yo. Ipokrita ang tawag sa'yo. Lagi mong tinitignan ang iba dahil gusto mo silang mapahiya. Gusto mo silang magkamali. Gusto mo silang mapagtawanan. Gusto mo silang mapaghigantihan. Alam ng Diyos ang iniisip mo, ang nararamdaman mo, dahil huwag mong kalilimutan, sa Kanya ang buhay mo. Kaya sa pagpatuloy na misang ito, mga kapatid, kung meron man tayong ipapagaya sa ibang tao, at kung meron man tayong gagayahin sa ibang tao, ituro natin sa mga nakababatas sa atin, at kahit sa pagtanda natin, na kung meron man tayong gagayahin, ito yung bagay na ikaliligtas din natin. Ito yung bagay na ikauunlad din ng ibang tao. Kaya sa misang ito, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon, bigyan niya tayo araw-araw ng kakayahan, ng kabutihan, upang hindi natin mapabayaan ang buhay na ipinahiram at ang buhay
na ipinagkatiwala niya sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ang ating pong itutugon, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ang liwanag ng Ebanghelyo, at huwag nawa silang hanapin ang seguridad sa mga makamundong istruktura. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Tahimik nating ipagdasal ang ating iba pang personal na kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng may sakit sa ating pamilya, sa ating samahan at pamayanan. At patuloy nating ipagdasal ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad at trahedya sa ating bansa. Ama naming maawain, likhain mo po sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal.
sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga namatay ngayong pandemya. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Lamang ang puso ko'y agkan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling ikaw pa may mapalayo. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon, ay maaari niyo pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo po mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1 sa oras na makaramdam ng sintomas agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na mapumuna ang lahat ng nasa loob na simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon sa ating simbahan. Ang lahat ng ito po ay ating ibinibigay sa lahat ng mga kababayan natin, kadiboto natin, na higit na nangangailangan. Yan ay ang tunay na pagpapakita natin ng malasakit ng isang deboto. Hindi lamang tayo sa debosyon na bubuhay at humaharap sa Diyos, higit sa lahat sa ating pagmimisyon. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Ang pabao ni Kristo. Bilang responsable at totoong deboto, matuto tayo magmanasakit sa kapwa-tao. Mag-ingat tayo para hindi tayo magkasakit, pero mas mag-ingat tayo na huwag tayong makasakit.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.